Normally, kaya tayo tumatawa dahil mayroong nakakatawa. Pero may mga pagkakataon na mas seryoso ito. Isang sakit. Sounds a little strange, mga boss. Paano nangyari ang pagtawa ay isang sakit? I hear you ask. We will get into that later. Mga boss, ito ang Bulalord Cup Noodles, kung saan kagaya ng isang cup noodles, mabilisan lang ang video natin. Pure info lang, wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Ayon sa Science of Happiness, ang intentional na pagtawa ay mayroong positive effect dahil na-uplift nito ang ating mood at syempre mas napapasaya tayo. Pero merong pagkakataon na paulit-ulit na ang pagtawa at ito mga boss, ang tinatawag na pathological laughter. Isang medical condition na nakakaapekto sa ating nervous system. Ang mga researcher ay patuloy pa rin itong pinag-aaralan. Ang ating utak ay ang pinaka-central processing unit o cockpit o base o whatever you call it ng ating nervous system. Ang ating utak ay nagpapadala ng signals na siyang nagkokontrol sa ating paghinga, paglakad at pagtawa. Kapag ang pagpapadala ng signals na ito ay na-disrupt, nagkakaroon ng chemical imbalance, isang abnormal growth sa ating utak o hindi naman kaya isang birth defect na siyang nagiging dahilan ng uncontrollable laughter. Noong 2007, isang 3-year-old girl sa New York ang nagkaroon ng unusual seizures. When I say unusual, mga boss, habang nangingisay ito, tumatawa ito ng tumatawa. Imagine niyo yun. Ewan ko na lang kung di ka matakot. Noong pina-check up ang nasabing bata, nalaman ng mga doktor na meron siyang rare epilepsy na siyang nagiging dahilan ng involuntary laughter nito kapag tinatamaan ng sakit. Inalis ng mga doktor ang isang tumor sa utak ng bata. Matapos ito, hindi na siya tumatawa kapag inaatake. Maraming mga surgeons at neurologists ang nakatanggal na ng brain tumor o cyst na siyang naging dahilan ng uncontrollable laughter ng isang pasyente. Pero hindi lang yan ang may sakit sa pagtawa. Dagdagan pa ng Angelman syndrome at Tourette syndrome, kung saan ang dalawang ito ay mayroon ding kasamang pagtawa na isa sa mga sintomas nito. Ang Angelman syndrome ay isang rare chromosomal disorder na nakakaapekto sa ating nervous system. Ang mga taong tinamaan ng sakit na ito, kadalasan hindi makapagsalita ng maayos at laging nakangiti at tatawa ng tatawa. Habang ang Tourette syndrome naman ay isang neurobiological disorder kung saan meron itong pagtawa at minsan may kasamang pagsigaw. Ang mga taong may Tourette syndrome kadalasan ay hindi na kailangan ng treatment unless nakakasagabal ito sa pang-araw-araw na gawain kagaya ng pagtatrabaho o di naman kaya sa eskwelahan. Binibigyan sila ng gamot at kadalasan dumadaan sa psychotherapy para mas ma-minimize ang pag-atake. Ang drug abuse o chemical addiction ay nagiging dahilan din ng pagtawa kung saan ang utak ay nagkakaroon ng malfunction at nagpapadala ng maling signals sa ating nervous system na siyang nagtitrigger sa ating pagtawa. Ang dementia at anxiety attack ay posible ding maging dahilan ng kakaibang pagtawa.